Hey, good day everyone! Ako po si Sky Ripa and you are watching Man Cannot Ride. Medyo ginanahan ako kanina dun sa ginawa kong tutorial video about the brake lever setup. Kaya sabi ko, gawa ko lang isa pa. Sana ito may makarelate at makatulong kahit pa paano. Oh, kabanas. Makainit eh. Pero anyway, ito ang gagawin natin. Pag-usapan natin ang throttle. Okay, ngayon, ang iba ang tawag dito, throttle, accelerator, gas, kung ano man. Saan nyo na, ang tawag ko dito is throttle. Kung kilala nyo ako, dati akong trainer sa call center, so throttle. Okay, anyway. Sige na nga, sabihin natin, throttle. Okay, anyway, parang si Valentino Rossi lang, no? I feel that this is the throttle is a bit skipping. Okay, anyway. Pag-usapan natin ang throttle. Tinuro ko dati sa isang video na yung paggamit ng throttle, yung pag-open ng throttle, yung you roll on the throttle, you roll off the throttle. Ito yung kadalasan nangyayari. Yung nakikita ko sa ibang mga big bike riders na sa tingin ko needs improvement or there's a room for improvement. Ang nakikita ko sa kanila pag nagra-ride sila, yan, nakatukod ang mga kamay. Tapos pag-aarangkada sila, yan na, nakatukod sila, yan, nakaganyan sila. Yan, nakaganyan yung mga sports bike rider. Tapos pag-aarangkada sila, yan. Huwag ko na pala isama itong isang kamay at nakaka-distract. Ayan. Ganyan, marangkada. Ayan, marangkada. Big bike rider. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos pag-uwi ng bahay, re-reklamo masakit ang kamay. At sasabihin, masakit daw ang kamay nila sa pag-ride ng big bike, ng sports bike. Lalo na kung mababa dito, tapos nakaganyan. Ayan. Tapos isi-share nila sa group nila, tapos sabihin nila, ganyan talaga yan, tiis pogi, tiis ganda, ganyan talaga yan, sports bike yan eh. Actually, hindi. Natuklasan ko na meron palang solusyon. Una is you have to bend your elbows. Light grip on the bars, loose arms, you know, bend elbows. Tapos yung pagpiga sa throttle is more on rolling on and rolling off. So you roll on the throttle and you roll off the throttle. It's as simple as that. It will be more comfortable and more convenient for you to switch from rolling on, rolling off the throttle. Hindi mananakit yung wrist. Hindi ka na rin magre-reklamo ngayon na masakit ang kamay mo. Even if you are riding a sports bike na nandito yung clip-ons, if you roll on the throttle and you roll off the throttle, hindi yun masakit sa kamay. Hindi ka re-reklamo kahit na coming from a long ride. Eh, pero kadalasan nga, nakikita ko, una, nakatukod sila sa mga handlebars nila, matigas ang kamay, straight elbows, nakatuod, at pumipiga ng ganito. It's that simple. Pero, i-expound natin ng konti. Pag-usapan natin konti yung mga benefits. One thing is, ito yung ginagawa ko. So, bend elbows, and then, loose or light grip on the bars. When I accelerate, kung gusto kong marangkada, pipihitin ko yung throttle, pero pagdating sa point na to, na alam kong masasaktan na yung kamay ko, what I do is, I lower my body. Eto, shoulders, elbow. Ano nangyari? Dumiretso na ulit. Nawala na yung sakit. Kung gusto kong marangkada ng full, ng wide, ng WFO, wide open throttle, yun o. Pagdating dito, matutupi na ulit. Ang ginagawa ko, niluluwag ang mga kamay ko at yung mga daliri ko ngayon ang nakahawak sa throttle. So ngayon, naka full tuck position ako ngayon, WFO, straight pa rin, hindi siya nakatupi, straight pa rin, and I am comfortable using this position. Tuck in position, aerodynamics, pag angat ko, roll off the throttle, hindi yung basta ko nalang bibitawan. Igaguide ko pa rin siya pabalik, slowing down, engine braking, okay, I'm going up. Wind drag para makatulong sa braking, pero naka-bend pa rin yung elbows ko, and I bring my elbows to the side. So coming from a full tuck position, I bring it up,
bring elbows to the side, wind drag, I bring elbows to the side. Coming from this position, I bring it to the side. I have full control over the bike. I'm ready for the turn, or I'm ready for whatever that I need to do. Loose grip on the bars, or light grip on the bars. On the levers, squeeze the brake, downshift, clutch. Yun ang natukpasan ko. Kaya kahit mag-ride ako, nung dati, nung ang handlebars na ginagamit ko ay nandito sa ganito kababa, hindi pa rin ako nananakit ang katawan at never nanakit ang wrist ko. Kasi ang ginagawa ko dati, nung ganito kababa, pag-arangkada ko, I bring down my body with my arm and with my wrist, straight, walang sakit. At hindi naman ako madalas mag WFO or WOT, wide open throttle, wide fucking open. Yun pa lang ibig sabihin nun. Hindi ko madalas ginagawa yun. So, hindi ko rin na-experience yung sakit. Pero kung ginagawa ko, meron akong technique na ganito para hindi manakit yung mga kamay ko. Loose arms, again, ulit-ulitin ko to. Loose arms, light grip on the bars. When you get up, loose arms, light grip on the bars. Bring your elbows to the side, full control. You're good to go. Kesa sa ganito, kadalasan mga big bike riders, sakit ang bato, sakit ang balikat, sakit ang sakit. Lahat masakit pagkatapos. Ayun, so hindi nyo kailangan tiisin ng mga sakit. Kasi, at saka huwag nyo sisihin yung motor. Kung bumili kayo ng sports bike, at nagre-reklamo kayo sa sakit ng katawan, huwag nyo sisihin yung motor. No? Check nyo muna yung ginagamit yung technique for ergonomics. At kung talagang nasasaktan pa rin kayo, then you bought the wrong bike. Binili niyo yung maling motor. Bumili kayo ng iba. Now, if you have a standard bike, if you have an upright sitting bike, like a naked bike, kung ganito ko taas yung handlebars nyo, and if you're still complaining about pain and muscle pain, then there's something wrong with your body. Punta na kayo sa doktor nyo. Kung ganito kayo komportable mag-ride, at may sumasakit pa rin, then maybe you're too stiff, you're too tense, yan, tuod ka pa rin kahit naka-upright, masyado ka siguro ng kuba, yan, tuod lang agad. It's not the bike, okay? It's not the bike, it's you. Pero again, going back to the bike, may mga paraan para ma-set up yung bike, para yung ergonomics ng bike ay mag-fit dun sa ano yung riding style mo. Ergonomics, marami na akong nagawang videos yun. So, thank you so much for joining me on this video. Sana may napulot kayong kapakipakinabang. Sana may napulot kayong makarelate kayong makatulong sa inyo. Again, this is how I do it. This is how I use the throttle. Rolling on and rolling off the throttle. And I use my body position to bring me the most comfort that I can get. Okay, so when I'm ready, let's accelerate. WFO. Braking. And that's it. Ride safely.